Magandang umaga mga kapamilya. Magkapit, pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson Kaupeng, Editor-in-Chief ng Kerygma Magazine. Marami na akong napanood ng mga Korean novela at napansin ko na may laging reincarnation o muling pagkabuhay sa mga ito. Gaya ng kwento ng magkasintahang nagmahalan sa lumang panahon pero hindi sila nagkasama sa bandang huli. Nakita sila pagkatapos nilang mabuhay ulit sa modernong panahon at nagkasama na ng masaya hanggang dulo. Bilang mga Katoliko, hindi tayo naniniwala sa reincarnation at pinatunayan ito ng talata sa Ebreo na sinasabing itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ang karma, kahit madalas nating marinig, ay hindi rin Kristiyanong paniniwala. Naniniwala tayo, nahahatulan tayo ayon sa kung paano tayo namuhay. Wala nang pangalawang pagkakataon sa pamamagitan ng pagkabuhay muli bilang hayop, insekto o tao, depende sa iyong karma. Pero wala na ba talagang pangalawang pagkakataon para sa atin? Salamat sa Diyos at binuksan ni Jesus ang pintuan ng langit gamit ang sakripisyo niya sa krus. Dahil sa kanyang dugo, nabura na ang ating mga kasalanan at naging karapat dapat tayo sa paraiso kasama siya habang buhay. Tayo manalangin. Jesus, inaalay ko ang buhay ko sa iyo. Amen.